Aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami muli ay naririto at kami ay very eager to know your will and likewise to hear you speak to us regarding your truth. So maraming salamat muli at aming may pagpapatuloy ang aming Bible study. So, purihin ka at ang banal na spirito muli, aming hihilingin na siyang aming maging guro sa gabing ito. Sa iyong kapurihan lamang, ang aming isamod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Ephesians chapter 3 na tayo ngayon. Ephesians chapter 3, verses 1 to 6. Ephesians chapter 3, verses 1 to 6. So, bago ko basahin, ay gusto ko lamang pong una kayong bigyan ng at least introduction na ito pong verses 1 to 13 ay makikita po natin yung pinaka magandang plano ng Diyos para sa mga hentil. At una nating titingnan dito ay yung tinatawag na mystery of Christ. At yung pangalawa naman, bukas, ay ating titingnan naman ang ministry ng Ebanghelyo or yung ministry of the gospel. Yan. So, yan po yung dalawang content nitong chapter 3, verse 1 to 13. So, tayo magbasa na sa verse 1 to 6. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs, together with Israel, members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. So, ang dami pong mga salitang naulit-ulit po dito sa ating binasa. Yung salitang mystery, I believe, meron yatang tatlo. Okay? At yung salitang revelation or yung reveal or revealed, makita natin at least may dalawa. At yung salitang together ay meron pong tatlo. Okay? So, makikita po natin yung importansya niyan as we go along. So, ang sabi niya rito, ang kanya pong foundation is yung pong mga nauna niyang nasulat, okay? From from chapters 1 to chapters 2 ng Ephesians, at ngayon nilagay niya itong salitang for this reason. Ayan, so ngayon nilalagay niya na ngayon yung platform, okay? Dahil ito na ngayon yung ihahayag niya. Na sabi niya, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Okay? So yan ang una nating makikita rito na tiningnan ni Apostle Paul ang kanyang sarili bilang isang alipin. Pero hindi siya alipin ng, kumbaga, ng Roma, okay, or ng empero ng Roma na si Nero, dahil nga nung sinulat niya ito ay siya ay nakakulong. Okay? He was in prison in Rome awaiting his trial before Nero. So, pagbabasahin niyo po yung Book of Acts, yung bandang last portion ng Book of Acts ay naroon nga yung pagpunta nga ni Apostle Paul sa Rome at doon na nga nanatili siya. At inihintay na lang na dumating na yung mga accusers niya. Definitely, mga accusers niya ay yung mga Jewish
people na kilala sa lipunan, yung Sanhedrin, yung mga representative ng mga Pharisees, ng mga scribes, okay, at ng mga Sadducees. At hindi lang yan, may muusig pa sa kanya ng mga hindi mananampalataya dahil nga sa nangyari nga rin dito sa Ephesus, nagkaroon ng mga riot na binibintang sa kanya. Pero hindi naman totoo na siya ang nag-instigate ng riot. Okay? So dito makikita natin that Paul was in chain, but dito po, he has certain privileges kahit po siya ay nasa kulungan. Siya ay in chain sa isa pong sundalo ng Roma. Okay? Kung saan man siya pumunta, kasama niya itong soldier na to para hindi siya makatakas kung isipin man niyang tumakas. Pero wala naman siyang balak na mag-eskapo. Siya ay binigyan po ng privilege na to na maging na mailagay sa house arrest. Meron siyang isang nirentahan na bahay doon sa Roma at kung saan ay kasama nga niya itong Roman soldier na nakatali sa kanya, sa kanyang kamay, sa braso. Okay. So dito, sa sirkumstansyang ito, tinawag ni Apostol Pablo na siya ay alipin ni Kristo, the prisoner of Christ. Okay. Hindi niya sinabing, I was a prisoner of Nero. Most likely, kapag ka ikaw ay nakakulong, lalo na sa panahon ngayon, ay dahil sa meron kang nagawang kasalanan or ikaw ay inaakusahan ng kabilang partido na meron kang ginawa na hindi maganda kaya't ikaw ngayon ay ikinulong. Okay? Pero kay Apostle Paul, sa kanya ay hindi niya tinignan ito na parang balakid. Bagkos tinignan niya nga ito as isang pribileyo para sa kanya sapagkat nagkaroon siya ng pagkakataon makapagsulat. Okay? Hindi nga kagaya noon na malaya siya, dami lugar na pinupuntahan so nagmamadali siya sa pagsusulat. Ngayon, sarili niya yung oras kaya't dito ginamit din ng Panginoon ang kanyang pagkakulong para nang sa ganun maisulat nga niya ito. Okay? So, dito makikita natin na tayo mga Kristiyano ay masasabi natin na meron tayong double life. Okay? At saka double address. Double life in the sense na yes, dito tayo sa lupa, nabubuhay tayo, pero sabi nga sa Bible, our citizenship is in heaven. So meron tayong buhay na walang hanggan na. Hindi pa natin na kukuha ng buo yan, pero nasa atin na. Pagdating ng Panginoon, ay magiging tupad na yan, okay? Sa kanyang pagbabalik. Double address in the sense na we live as a people in a geographic location, but we likewise are have an address in heaven or in the new heavens and the new earth. Na kung saan ay itatatag ng Panginoon pagbalik niya. Kaya dito natin makikita ng ating pagkakulong dito sa mundong ibabaw ay pansamantala lang sapagkat meron tayong kalayaan na makakamit pagdating na ng panahon. Although malaya na tayo ngayon sapagkat tayo ay na kay Kristo na. Actually, ang tunay ng mga alipin o mga nakakulong ay yung mga hindi mananampalataya sapagkat sila nga ay bulag pa sa mundo, binulag sila ng Diablo at hindi na nila makita ang kagandahan at kabutihan ng Ebanghelyo ng Diyos, kaya't hindi pa rin sila nakakasumpong sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero dito makikita natin na importante yung makita rin natin ating sarili na tayo nga ay alipin ni Kristo. Kasi sabi nga, we were bought with a price, the precious blood of the Lord Jesus Christ. So, hindi na tayo pagmamayari ng mundo, hindi na tayo pagmamayari ni Satanas, kundi tayo ay pagmamayari na ng ating Panginoong Jesus. Kailangan po nating intindihin ito sapagkat minsan sa loob ng iglesia ay nagkakaroon ng tinatawag na loyalty check. Okay?
yung loyalty check na yan ay tinitingnan kung ikaw ba ay loyal sa iglesia o sa liderato ng iglesia. Ito po ay hindi biblical. Okay? May mga narinig nga akong ganyan na nagtatanong, o saan bang loyalty mo? Diyan ba sa kapatid mo o dito sa iglesia? Okay, sabihin na natin, halimbawa yung kapatid niya ay hindi mananampalataya, pero blood brother niya yon, tapos itong iglesia, dito siya kabilang. Yes, naniniwala ako na mas mangingibaba yung ating, kumbaga, pagiging magkakapatid sa Panginoon, ating kapatiran. Pero hindi po nangangalugan na ngayon yung loyalty mo, ibibigay mo na doon sa iglesia. Mayroon nga nagtanong, saan ba ang loyalty mo? Diyan ba sa kapatid mo? O dito sa iglesia? O dito sa liderato ng iglesia? Buti na lang at mature yung kausap at sinagot siya. Sabi, ang loyalty ko ay kay Kristo. Which is really not just a good answer, but it is the right answer. So mali po yung nagtatanong. Dahil siya ay isang leader sa iglesia, akala niya dapat maging loyal tayo sa iglesia. Marami po mga leaders, mga pastors, mga elders na ganito po ang nagiging pananaw at sila ay nangangamba siguro sa kanilang posisyon or gusto lang nilang makita. Kaya't nagkakaroon sila ng tinatawag na loyalty check. Okay, hindi lang to lifestyle check, kundi loyalty check. Pero sabi nga, ang loyalty natin ay kay Kristo. Kung ikaw ay isang leader ng isang iglesia, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba kung ikaw ay loyal sa Panginoon. Ang mga tagasunod mo sa iglesia ay magiging loyal din sa iyo. Kasi kapag ito ay mga tunay na tupa ng Diyos at ikaw naman ay isang under-shepherd ng Panginoon, ay magagat at ginagampanan mo ang iyong tungkulin, makikita niya ng kongregasyon mo at hindi sila aalis sa iglesia mo dahil nakikita nila ang tunay na pagkapastol mo sa kanila. Pero yung iba talagang dahil lumalaki ng church at nagiging issue yung mga pag-alis, kanilang binibigyan ng warning. Tinatakot nila at ini-intimidate yung mga tao na aalis. Okay lang sana kung yung mga aalis talagang may problema, then definitely sige. Pero kung inyo silang pipigilan dahil nga nakikita nila parang hindi yata maganda na yung nagiging takbo sa loob ng iglesia, meron pong karapatan yung tupa na magpaalam po sa liderato ng iglesia at siya ay payagan na maghanap na kung saan siya ay lalago. Okay? Kasi po minsan ang nangyayari na po sa iglesia ay nagiging korporasyon. Yan po ang hindi maganda. Actually, sabi nga ng isang kilalang reform pastor dito na nag-i-speak siya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na itinanong nga ito sa isang Q&A tungkol nga sa loyalty. Ang sagot pa nga niya rito is that kapag ganito ang pananaw ng pastor na kailangan maging loyal sa kanya o loyal sa iglesia at ay sabi nga it is bordering to blasphemy. Bakit? Kasi ang loyalty talaga natin ay sa Panginoon. Huwag po tayong mai-intimidate kapag ka may mga leaders na ganyan po magsalita. Bakos i-rebuke po natin sila sapagkat hindi po sila ang nagmamay-ari sa atin. Sila ay under-shepherd lang para nang sa ganun makapagturo sila ng salita ng Diyos, maitama ang lakad natin, pero hindi nangangahulugan na kailangan kukunin pa nila yung loyalty natin. Okay? Mag-ingat po tayo sapagkat sabi nga, it is bordering to blasphemy. So, tayo yung magpapatuloy. So, we all are prisoners of Christ, whether you are a pastor or you are a member of a church. And dapat yan po ang ating tingnan, that we are loyal to Christ. We need to see whether we are loyal to Him. And God knows, okay, who we are. Hindi ka naman pipiliin ng Diyos, hindi ka naman niya ililigtas kung hindi ka niya anak. Kaya sabi ko,
May pagkakaiba doon sa pananaw ng mga pastor at sa pananaw ng tunay na Good Shepherd natin, ating Panginoong Jesus. So tayo magpapatuloy. Pangalawa dito sa ating makikita is that si Apostle Paul ay tinawag para mag-administer ng God's grace. Sabi nga rito that you have heard about the administration of God's grace that was given to me. So yung kanyang pagpapahayag ng magandang balitang ito ay hindi niya po gawa-gawa. Hindi niya po ito nadiskubre. Bagkus ito ay binigay sa kanya. Binigay po ng ating Panginoon sa kanya. Specifically, during the time of his conversion, on his way to Damascus, na-meet niya ang ating Panginoon. At doon ang pinaka-turning point ng kanyang buhay. Dating taga-usig, ngayon ay taga-pamahagi na ng magandang balita ng kaligtasan. At ano ito? Ano itong kanyang ipinamamahagi? Ito nga. That is the mystery made known to me by revelation. So yung misteryong ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng revelation. Hindi po ito kwentong kutsero, hindi po ito kumbaga sa sariling katang-isip ni Apostol Pablo, kundi ito ay totoo na galing mismo sa langit sa ating Panginoon ang revelasyon na ito. Kaya nga sabi niya rito, as I have already written. Yan. Briefly, in reading this then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. So ito pong misteryong ito, nung panahon ng Lumang Tipan, ang pagkaalam lang ng mga Hudyo, sila lang talaga ang mga anak ng Diyos. Sila lang ang totoo. At ang mga Hintil ay, sabi nga, kumbaga, hindi sila importante. Okay? Pero makikita natin na dito sa sulat ni Apostol Pablo ay ipinapakita niya na ang mga Hintil ay kabilang na. Okay? Sa pamilya ng Diyos na ito'y kinakagulat ng mga Hudyo. Okay? That ito pong supposedly yung pagmamahal, yung pagkaawa at grasya ng Diyos ay para sa mga Hudyo lang at hindi kasama ang mga ibang lahi. Okay? Pero dito pinapakita, sabi nga, na sa Acts 26 verse 18, tayo pupunta lang doon, sandali, para makuha po natin yung ayan. So sabi, sa verse 17, mag-umpisa tayo doon, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Ito po ay salita ng ating Panginoon kay Apostle Pablo. To open their eyes in order to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. So ito po yung pangako ng Diyos. Naakala lang mga Hudyos ay kanila lang, pero hindi po. Alam natin na the Jews despise the Gentiles, that they are worthless in God's sight. Okay? At worst, they existed only to be annihilated, panggatong lang sa impyerno, sabi nga. At ang kanilang pagkaintindi dun sa Isaiah 60 verse 12 na sinasabing, the nation and kingdom that will not serve you shall perish, those nations shall be utterly laid waste. Ang tingin po ng mga Israelita ay lahat ng ibang mga bansa ay talagang pupurgahin, okay? Pupulbusin ng Diyos at itatapon sa impyerno at ang matitira lang ay ang mga Israelita. Okay? So, kung sakali mang may mga matitira sa kanila, at best sabi nga, they are going to become slaves of Israel, magiging alipin ng Israel.
Sabi pa nga sa Isaiah 45 verse 14, "The wealth of Egypt and the merchandise of Ethiopia and the Sabaeans, men of stature, shall come over to you and be yours. They shall come after thee in chains. They shall come over and they shall fall down unto thee." So, tingin ng mga Hudyo, lalo na ng lumang tipan, is that lahat ng mga bansang ito, kapag may natira sa kanila, sa mga tauhan nila, sila ay magiging alipin natin. See? Ganun kataas ang tingin ng mga Hudyo. Kaya dito makikita natin na ang sinasabi ni Apostol Pablo ay kakaiba doon sa pagkaintindi ng mga Hudyo. Okay? So hindi po ito, sabi nga, diniscover ni Apostle Paul, ito ay misteryo nung unang panahon, sa panahon ng mga ng lumang tipan, pero ngayon sa panahon ng bagong tipan ay inireveal na, okay? Na nakilala na, naunawaan na. Okay? Yan. Kaya't eto ngayon. So nakita ito ni Apostol Pablo na isa pong revelasyon. Okay? That he was a recipient of this revelation. Kaya sinabi niya, "It was made known to me by revelation." At ngayon, sabi niya, "Ngayon na ni-reveal sa akin, kayo naman na aking sinusulatan, ay gusto ko rin na maunawaan ninyo itong nakuha kong insight. Ito pong mystery of Christ na hindi po ito nalaman pa noon sa unang panahon sa mga ibang henerasyon. Pero ngayon, ni-reveal na ng Espiritu ng Diyos sa kanyang mga apostoles at sa kanyang mga propeta." So dito sa bagong tipan ay naging malinaw na ang patungkol po dito sa misteryong ito. Okay? At dito sa verse 6, sinabi na kung ano itong misteryong ito. Okay? Ang misteryong ito ay walang iba, sabi nga, "This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel." Okay? "Members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus." Yung salita pong together, tatlong beses po binanggit yan. So ito pong mystery, okay, na tatlo rin beses binanggit dito, eh ngayon, eto na ang revelasyon. Nasa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga hintil ay tagapagmana kasama ng Israel. At sila ay miyembro na magkasama sa iisang katawan, at yan ay ang iglesia, okay, the church, and sharers together in the promise in Christ Jesus. So sila ay magkasama rin doon sa pangako na kung saan panahon pa ni Abraham binigay na itong pangakong ito. Anong pangako na yan? Na may darating na seed na magagaling kay Abraham, at siya ang mag-re-restore ng order sa lahat. Sabi nga, tungkol dun sa inanimate or animate things, things created and things unseen, sabi nga, things in the cosmos, the whole universe. Okay? Meaning to say that God was going to restore all things in Christ. Christ being the head, Christ having the preeminence, siya yung nagahari, siya yung pumapangibabaw sa lahat. Kanya muli itong buuin. At sa pamamagitan ni Kristo bilang ulo ng iglesia, at tayo bilang katawan ng iglesia, ang mga hintil, kasama ng mga Israelites na mananampalataya kay Kristo. Hindi po lahat ng Israelites. Ay ngayon, sabi nga, magiging magkasama dito sa tinatawag na iglesia. Okay? So lahat ng mga pangakong yan na dati ay nakatuon sa bayan ng Israel, ay yun ay pagpapakita lang na gagamitin niya muna ang bayan ng Israel. Pero dahil nga sa pagtalikod ng marami sa Israel, okay? At hindi lang naman, at hindi yun ang kadahilanan, kasi talaga na ipangako na ni Yahweh kay Abraham, okay, sa Genesis 12, sabi nga that you are going to be a blessing to many nations.
So meaning to say, gagamitin niya ang bayan ng Israel. Pero hindi ibig sabihin naging ano na lang parang afterthought ni God na kasi hindi sumunod ang mga Israelita, kaya ngayon isasama ko na ang mga Hintil. Hindi, kasi plano na niya talaga noon yun. Kaya nga even the Old Testament meron na naisasamang mga Gentiles gaya ni Rahab na prostitute, na kung saan makita rin natin yung lineage ni Jesus Christ doon sa kanya. Makita natin yung mga ibang hindi talaga mga Hudyo, hindi Hebreo, hindi Israelita, pero sila ay napabilang. Okay? Kasi nga, talagang yan ay plano na ng Diyos. At yung kanyang layunin na pagkaisahin ito ay dito lang nagkaroon ng kaganapan sa bagong tipan dito sa loob ng iglesia. Kaya dito ngayon, matutunghayan natin na sabi, the Gentiles are heirs together with Israel. See? Mapalad tayo dahil tayo, sabi nga, kabilang na tayo muli dito. Yung tinatawag na olive tree, na si Kristo ang vine, tayo yung branches. Tayo na wild olive tree, na ikabit na muli. Okay? At yung mga Israelites na nananampalataya kay Kristo, na ikabit din sila sapagkat sila ay branches din. Kasi ang vine ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang tunay na Israel. Siya ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang tunay na nagbuo lahat ng mga prinopisiya sa lumang tipan. At dito sa bagong tipan, siya ang persona, siya ang kabuuan, siya ang kulminasyon. She is the fulfillment of all these Old Testament prophecies, these shadows and types, okay, and copies. He is now the reality. Andito na, dumating na. Kaya nga, ito yung mystery. Mystery in the past, but is now revealed. Okay? Hindi ito yung esoteric knowledge na parang iilan lang nakakaalam. Kundi ngayon, pag ikaw isang mananampalataya, pinapaintindi sa iyo na ito yung mystery na pinagkakaisa ko na ang mga tao. At tatawagin ko nga silang the new humanity or one new humanity in Christ. Ayan. So, dito po tayo magtatapos at ang aking lang kumbaga pasasalamat is that may mga ilan tayong nauulit-ulit na mga bagay-bagay na pagpapaliwanag. Bakit ko po ginagawa ito? Para maunawaan po natin na ang salita po kasi ng Diyos, okay, yan po ay story ng Diyos. It is the story of God. There is that meta-narrative or tinatawag na storyline. Hindi po sabog yung Biblia. Hindi lang po yan parang inspiration na kukuha ko ng isang text, gamitin ko para sa aking kaopisina, magandang banggitin ko itong word sa kanya, blessing ito para sa kanya. Yes, maganda po yun. Pero kailangan maunawaan natin na ito pong kwento ng Diyos ay meron pong talagang tinatawag na beginning and end. Meron po siyang inumpisahan at meron siyang katapusan. At makikita natin na lahat ng yan ay patungo sa ating Panginoong Jesus. So yun po, kaya ako po binabanggit ito kasi ito po ang turo sa Reform. Okay, para maunawaan po natin ito ng maigi at hindi lang po ito pagbibigay ng dagdag na karunungan sa atin, pero pag nakita po natin na ganun, ay lalo tayong napapamahal sa salita ng Diyos. At ngayon, ito ngayon mag-translate sa ating mga buhay para tayo ngayon ay mamuhay ng ayon sa kaloob ng Diyos. Kasi gaya ng sinabi ni Apostol Pablo na ito ay privilegio, ganun din po para sa atin. We are so privileged a people to be able to study God's Word in this capacity, in this level, for us to really understand that indeed
Napaka-buhay talaga ng salita ng Diyos. Kaya't kahit po itong time na tayo ay nasa online, nagba-Bible study, ay malaking bagay po ito para sa ating paglago bilang mga Kristiyano. So parang sa atin nangungusap itong si Apostol Pablo, yung sulat niya, na ngayon sinasabi niya, kayo na mga hintil ay kabilang na, kasama na kayo ngayon sa iisang iglesia, na iisang Israel, na iisang tagapamahagi doon sa pangako na nakay Kristo Jesus. Kaya't magandang gabi po sa inyong lahat. I hope you're blessed, and bukas muli ating itutuloy ang ating pong pag-aaral nito. Maraming salamat po.